luya. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng nubos, purihin ng manunubos. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang kambal, Nathaniel na taga Cana, ang mga anak ni Zebedeo, at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. Sasama kami. Wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka. Subalit, walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang. Subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, tugon nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo. Sabi ni Jesus, inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon iyon. Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang, sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng mga isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang, mga 90 metro lamang. Pag-aho nila sa pangpang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat ng puno ng malalaking isda. 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. Halikayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Gayon din ang isda. Ito ang 3rd pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. So batiin ang katabi ng magandang umaga at Happy Easter. Ayan. Ngayon po ay Biyernes sa unang linggo ng muling pagkabuhay. Sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat.
Tunay ngang dumating na ang araw na ating pinakahihintay at pinakaaasam. Tayong lahat ay patuloy na nagagalak at nagdiriwang sapagkat ang pag-ibig ay nagtagumpay. Ang kaligtasan ay napa sa ating mga kamay. Ang Diyos ay buhay magpakailanman. Kaya't purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tunay nga pong mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang liwanag ni Kristo ang siyang nanaig. Ang liwanag na ito ay mananatili sa atin magpakailanman. Napagtagumpayan na ng ating Panginoon ang huling kalaban at yan ang kamatayan. Ibig sabihin, tayong lahat na binyagan at sumasampalataya sa Kanya ay makakaasa din ng isang muling pagkabuhay pagkatapos ng ating kamatayan at makakaasa tayo kung tayo ay marunong magmahal, kung tayo ay gumagawa ng mabuti na matatanggap din natin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang ebanghelyo po natin mula noong linggo hanggang sa ngayon ay tungkol sa muling pagkabuhay ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Noong mga nakaraang araw, narinig natin na hindi lamang nabuhay ang ating Panginoon, kundi nagpakita pa siya sa kaniyang mga alagad at mga apostol. Sadya nga pong lumaganap na ang balita sa iba't ibang bayan at sa iba't ibang lugar tungkol sa pagkabuhay ni Kristo pagkatapos siyang mamatay at ipako sa krus. Subalit, alam po ba ninyo, marami pa rin sa kanila noon ang hindi makapaniwala. Siguro, marami sa kanila gustong makita talaga sa pamamagitan ng kanilang mga mata na talagang buhay nga si Kristo. Kung mapapansin po ninyo, ang mga apostol tila parang nanahimik pagkatapos ng kamatayan ng Panginoon. Maraming tanong ang gumugulo sa kanilang mga pag-iisip. Bakit parang punong-puno sila ng pagkatakot at pangamba? Nakukonsensya ba sila dahil hindi nila nagawang maipagtanggol ang Mesiyas habang nakabayubay sa krus? Nasaan ang mga apostol noong mga panahon na ipinapako ang ating Panginoon sa krus? Si Simon Pedro, itinatwa ang ating Panginoon 3 beses. Ang mga apostol, nagtago, punong-puno ng pangamba. At ngayong wala na si Jesus, paano sila magsisimula? Wala na ang kanilang pinuno. Kaya kung mapapansin po ninyo, ang mga ibang alagad, unti-unti nang bumabalik sa kanilang mga tahanan at bayan. Ang iba, nawala na ng pag-asa. Ang akala nila, sadyang namatay si Jesus. Subalit ipinahayag sa Ebanghelyo na tila din bumalik na sila sa dati nilang pamumuhay. Paano na ang misyon na ipinagkatiwala sa kanila ni Kristo? Kung mapapansin po ninyo, pati po ang pangingisda, binalikan na nila. At ang pangingisda rin mismo nila, tila baga napakatamlay. Noon, wala silang mahuling mga isda. Subalit sa mga sandaling iyon,
nagpakita sa ikatlong pagkakataon ang ating Panginoon at iniutos sa kanila na ihagis ang lambat sa gawing kanan ng bangka. At agad-agad sila ay nakahuli ng iba't ibang uri ng isda. Kaya naman, nasambit ng isa sa mga alagad, ang Panginoon iyon. Pagkatapos noon, sila ay nag-almusal ng kanilang huling isda, pinagpira-piraso at ibinahagi ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, marahil kagaya ng mga apostol, marami sa atin ang tila pag nababalot sa matinding pangamba at pag-aalinlangan. Siguro ngayon, habang nakaupo kayo ngayon dito sa loob ng ating simbahan at sa mga kadiboto naman nating nakikinig sa pamamagitan ng mga online platforms, siguro marami rin kayong pagkatakot sa buhay. Siguro, kagaya ng mga apostol, hindi rin ninyo alam kung ano ang inyong gagawin. Yung iba sa inyo, may matinding karamdaman. Yung iba, malaki ang pinagdaraanan. Minsan, kagaya ng apostol, nais mong magtago, nais mong mapag-isa. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, huwag mong isiping nag-iisa ka. Uulitin ko po, huwag mong isiping nag-iisa ka. Dadating at dadating sa iyong buhay ang ating mahal na poong Jesus Nazareno upang iligtas, sagipin ka at pagpalain ka, siksik, liglig at umaapaw. Hindi kanya pababayaan kagaya ng kanyang mga alagad at mga apostol. Kagaya po ng aking ibinahagi nung isang araw, mailang ulit mo mang iwanan at saktan ang Diyos, hindi kanya iiwan. Uulitin ko, mailang ulit mo mang iwanan at saktan ang Diyos, hinding-hindi kanya iiwan sa laban. Ang tao madalas mang iwan, pero ang Diyos, anumang mangyari, nananatili at hindi nang iiwan, sapagkat ang Diyos tapat magpakailanman. At kagaya ng pagpira-piraso at pagbabahagi na ginawa sa mga nahuling isda, sa banal na Eukaristiya, ang mahal na poong Jesus Nazareno ay atin ding ibinabahagi sa lahat sa atin na sumasampalataya sa Kanya upang ang ating Panginoon ang ating maging pangunahing lakas at tunay ngang siya lamang ang ating tagapagligtas. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon.